So there is a question existing in this module. Why compare systems and issues in criminal justice? Bakit kailangan nating i-compare, pag-aralan ang mga pamamalakad at saka mga problema ng criminal justice system ng iba't ibang lugar? So, according to Harry Dumner, there are many reasons why we need to compare, but the basic reasons are, marami daw rason, pero ang mga basic na mga rason is itong tatlo. Number one is to benefit from the experience of others. So sabi nga nila, learn from experiences. Experiences is the best teacher. So kung ano yung na-experience ng ibang lugar, halimbawa, ang best example ko nito is yung nangyari sa Manila kung saan hindi talaga maganda yung pamamalakad ng ating gobyerno. For example, yung kay Mendoza ba yun? Yung nang hostage siya ng mga Chinese sa isang bus kung saan nung ninenegotiate ng negotiator commander in ground na nakita ng kapatid niya, parang nagsabi yung kapatid niya na huwag kang susuko, huwag kang maniwala sa kanila, is nakita niya sa monitor ng television ng bus na pinosasan yung kapatid niya. Ganun katindi yung ano natin, criminal justice system natin, dahil yung ground commander from the time na nakikipag-negotiate sila is dapat hindi po pwedeng nandun yung media na lahat kukunan. So yun, pinatay niya lahat nung mga taong kaniyang gi-hold. So hindi maganda sa ating pamamalakad. So to broaden our understanding of the different cultures and approaches to problems. So nandiyan na existed, makikita natin na halimbawa ang isang Maranao, ang isang Tausog, ang isang Maguindanao, magkakaiba yung kanilang lingwahe, culture, nakagawian, norms and tradition. So dapat kung ano yung mga bagay na hindi sa kanila applicable, so dapat exempt natin 'yon. Dahil pwedeng makasira sa kanilang religious beliefs, cultural beliefs. So yun yung dapat natin pag-aralan. To help us deal with the many transnational crime problems that plague our world today. So para ma-deter is malaman natin. Ma-prevent is para ma-stop natin yung laganap ng mga transnational crime, for example, terrorism. Is kinakailangan natin pag-aralan yung mga pasikot-sikot na ginagawa ng bawat lugar. Okay, we have globalization. So, kapag narinig natin ng globalization, is ito yung nangyayari sa pandaigdigang pamumuhay. For example, it is a package of transnational flows of people. Lahat ng ginagawa ng tao is dapat natin pag-aralan. Kung paano sila nag-evolve, kung paano nila hinaharap yung kanilang mga problema sa buhay, yung mga bagay na hindi nila mga bagay na kanilang ginagawa. For example, ngayon nasa globalization, for example, is we are experiencing the global pandemic, the crisis for COVID-19. So pag-aaralan natin 'yan kung ano yung may tutulong sa bawat isa. Okay, production. So ang kapag sinabi natin production, it talks about economy. So sa economy, for example, habang lalong yumayaman ang isang tao, yumayaman ang isang business entity, organization, is lalong lumalaki yung kanyang tax na naibibigay sa madla. Okay, we have investment. So kung paano mag-invest sa atin ang USA, mag-invest ang ating ano. Unlike sa globalization, ito yung mga threats. Halimbawa, dito sa investment, for example, ang Pakistan, Iraq, for example, is may war na nangyari sa kanila. So, ang problema doon is pwedeng mag-invest ang USA sa kanilang dalawa, magbigay ng utang for resources para barrel, bomba, jet plane, whatsoever sa kabila din. Pagkatapos ng gera, halimbawa niyan is natapos ng gera, so saka siya maniningil. So lahat ng assets na meron ang isang bansa is may babayad doon sa pinagkautangan niya, which is yan yung mga
mahirap sa negative side ng globalization. I hope you are with me. Okay, information. Why do we need information? Because if there is no Facebook, there is no YouTube, wala tayong ano man dyan, email, whatsoever. So, wala tayong access to information. Kung ano nangyayari sa iba't ibang lugar, hindi tayo makakapagpadala ng messages na makakatulong sa ating kamag-anak, for example. Ideas and authority. Bakit pumasok dyan si authority? Because, halimbawa, we all know that USA is the superpower state in the world. So, makikita natin kung sino yung nag-uunahan na maging superpower. So, kasunod dyan, ang China, Russia, pati ang North Korea, so, Turkey, yan yung mga superpower, pero dyan pumapasok ang sinasabi nating authority. Kapag ikaw na country authority ka, lahat ng bansa is kontrolado mo because marami kang napupundong investment, for example. Nakagkautang sila sa'yo. Is the growing interpenetration of states. Kapag sinabi natin growing interpenetration, the word interpenetration is yung kung paano makakapasok ang isang country, dyan papasok ang alliances. Kung makikita natin si Duterte, bumibisita siya sa iba't ibang panig ng mundo to make an alliance. Dahil halimbawa nagkagera, wala kang alliance, halimbawa mayroong typhoon, mayroong disaster, whatsoever na mayroon sa isang bansa, is walang tulong na papasok sa iyo kapag hindi ka nakipag-alyansa sa iba't ibang lugar. So yan ang mga halimbawa ng globalization. Okay, markets. Bakit pumasok si market? It is because hindi mo maipapalabas ang inyong mga products na makakatulong sa inyong economic increase of economy dahil walang bansa na bibili sa iyong mga paninda. For example, rice, cacao, and whatsoever. Communications. O, nandiyan na naman si communication because kapag hindi ka nakikipag-communicate ng maganda, for example, tayo, kinaklaim natin sa atin ang Scarborough Shoal, South China Sea, which is the China is claiming for ownership. So, kapag hindi ka nakipag-communicate, sabi natin sa alliances, so hindi sa'yo papanig ang world organization. For example, ang Geneva organization, for example, and ideas.